sumunod niyo. Kung pagkakanta ko sa bawat isa sa atin, hindi lang how to be a soldier, how to be an effective. Kapatid mo yung kapatid mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Effective ka ba? Effective ka ba? Ano kaya sa mga? Effective ka ano? Effective ka ba? Effective ka ba? So, kung may isang effective, ibig sabihin, nagagawa niya kung ito kung huli ng gamali na maayos. Amen. Karapat dapat. Ibig sabihin sa mga nag-e-exam siya. Amen mo ba? Amen. So, tayo meron pa yung pag-ibang kung huli ng gamali. Sa pamilya, may pag-ibang huli tayo. Ito question. Are we being effective? Are you being an effective father? Are you being an effective mother? Are you being an effective child? Napag-uputin ba yung mga ginagawa sa trabaho? Nagiging effective ka ba? Na-serve ba sa iyo ang? Amen. Especially, nagiging effective ka ba? Nagiging effective. Amen. Isa sa mga babae namin, ang mag-sumutin, mag-akalay ng mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Tanungin mo yung mga may inaakay ka ba? May inaakay ka na ba? O ikaw ang inaakay. Ano kaya sa iyo? Tatanda natin mga kapatid ng magulang, sinabi ng aming Panginoon, the fish should be the salt and light of this world. Tayo ang kapag nag-i-influensya, hindi tayo ang i-influensyahan. Hello po? Tayo ang kapag nag-i-influensya, hindi tayo ang i-influensyahan. Bakit? Bakit tayo ang i-influensya? Kasi nagbubuhay si Kristo sa atin. Amen. Nagdagay ng Christ, ito yung nakikita ng ating kapwa. Ito yung i-share natin. Kung gano'ng mabuti ang Diyos sa atin, pero kung hindi talaga natin naramdaman na mabuti ang Diyos sa atin, kapatid, hindi mo may babahagi ang Diyos. Bakit? Kasi hindi mo magbabahagi ang isang bagay na wala sa iyo. Hello? Amen! Kaya maraming tao ang masunay. Kasi hindi nila naramdaman na mabuti ang Diyos. Baka maraming tao ang madami ng kasi hindi nila naramdaman na mabagbigay ang Diyos. Bakit? Kasi hindi nila ina-acknowledge yung pagtulog ng Diyos sa kanila. Tignan mo kayo ngayon. Nakasimawa ko yun. Hindi, nakangiti. Nakangiti. Nakatawa na. Nakatawa. Bakit kasi tinignan? Nakangiti. Ang isang taong pinagahari ng Diyos, walang umabot sa kanyang buhay na unhari ang kalungkutan. Amen. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos natin pinagtinginan, ang Diyos ng kagalakan, ang Diyos ng pag-asa. Yung mga taong nalulungkot sila, yung mga taong pawala ng pag-asa. Amen. Yung mga taong na nagiging nalulungkot, sila yung mga homeless person. Hindi mga desperate person. Pero kung alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos, kapatid, kahit anong problema ko, makukuha mo ang humility. Amen. 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 So, natapag ko kayo sa akin yung pag-inilan. How to be an effective soul winner? Pinakauna, tatatangin mo natin. In order for us to be an effective soul winner, ask. Sabi ko dyan, ano? Ask God to give you a heart that empathizes with others. Unang higit sa lahat, humingi tayo sa Panginoon, isang puso that can empathize. Sabihin ko din yung empathize. Empathize. Ang pwede sabihin ng empathize, hindi po patay ha. Pag sinabi natin empathize, actually, empathy is different from sympathy. Yes. To give you the definition, empathy is different from sympathy. Sympathy is just simply feeling what others feel. Nalulungkot siya, dahil ganyan mo siya ang malulungkot ka rin para sa kanya. Bakit empathy mas malalim yun? Bakit? Because you're putting your faith on the other person's shoe. Ibig sabihin, kung anong pinagdadaanan niya, pinagdadaanan mo rin. Kung anong nararamdaman niya, pinararamdaman mo rin. Doon yung ginadalas niya, ginadalas mo rin. Bakit? Kasi nakikipag-isa ka sa kanyang kalungkutan, dinadamayan mo siya. Amen po? So, in order for us to be an effective soul winner, let us ask the Lord, every time na ito tayo, Lord, grant me a heart that can empathize with others. Amen. Ito yung malaking kalaban kasi natin. Minsan wala kayo pang sakapan natin. Lalo pag hindi namin kilala, harap ka sa kapatid mo, tanongin mo sa kapatid. Kapatid! May pakita ka sa akin. May pakita. May pakita sa akin. Pwede na rin siguro sa tanong. Siguro yung word na pakita. Pakialam, siguro doon tayo nakapapis. When we say, we care to someone, may pakialam tayo sa kanya. Hindi tayo nakikialam sa personal niyang buhay, hindi we
Amen. May kapitan sa kanya, kaya naman, kaya ang kanyang pinagdadaanan, kahit anong sama niya, kahit anong damot niya, kahit anong sulit niya, ipinapanalangin pa natin sa Panginoon. Amen. We yes, hear Lord. About the soul of that person. Amen. Kaya pag-inam sa kasalanan niya. Yes. Kasi kung may kasalanan niya, may kasalanan niya. Yes. Wala kang pag-inam sa pagkukulang niya. Kasi may pagkukulang na rin. Yes. Sa tao at sa Diyos. Buti may pag-inam ka sa kanya dahil tao siya minikahan ng Diyos. Amen. Nakawala sa kanya. Amen. 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 So let us always pray to the Lord in order for us to be an effective soul winner. Let us pray to God, Lord, grant me a heart that can empathize with others. Amen. Huwag naman akong kayaan na kainin ako ng sariling kalimutan. Huwag mo naman kayaan, Lord, na kainin ako ng karamutan sa aking puso. Yes. Huwag naman kayaan, Lord, na kainin ako ng aking pride. Bakit? Kasi kapag ma-pride ka, wala ka sa kapwa. Yes. Yes. Hello. Yes. Nakakasunod tayo. Amen. If we will try to analyze mga kapatid, pride has five letters. Nakalig na sa kinina ng five letters ngayon? Sin has three letters. S-I-N. Ano na sa kinina ng sin? I. Kapatid, kung saan naman ang self-center, wala ka ng kapatid sa kapatid. Yes. Kapag yung ay na lang nakikita ko, I can do this. I can do that. I can do that. I want that. Kapatid, kapag masyado ka ganun, kapag masyado ka self-centered, hindi mo na lang realize, mas pinagpala ka pag-ingin sa kapwa. Bakit? Kasi yun sa ilang nakikita mo. Hindi mo ma-appreciate the blessing of the Lord sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo nakikita na mas pinagpala ka lang hindi sa iyong kapwa. Yes. Iniisip mo yun yung pinakamagaling ng problema sa mundo. Pero hindi mo alam, may gusto mo ganyan palang pinagdadaanan. Amen. Kapatid, hindi, we are blessed every day. Amen. And so in order for us to be an effective soul leader, let us ask the Lord, Lord, bigyan mo ko ng puso na parang mo mag-empathize. Amen. Bigyan mo ko ng puso na awain. Bigyan mo ko ng puso na awain. Bigyan mo ko ng puso na awain. Amen. Amen. Narakas mo ba? Amen. Narakas mo na kung bang pausapin ng isang tao na parang hindi nakikinig sa iyo? Yes. Ano ko pa kayo ba? Yes. Masakit, tama ko ba? Yes. Masakit, bakit? Lalo na kapag importante yung sinasabi mo. Kapag may sinasabi ka na ang gusto ko lang yung makikinig sa'yo, kapag hindi ka pinapansin, para balang ko na sa'yo, ang sakit, tama mo ba? Pero kapag sa isang tao kausap mo, alam mo kung nakikinig sa'yo, inuunawa ang sa kausapin ng tao. Bakit po? Kasi, sa pamamagitan ng pagkausap mo sa kanya, hindi man siya mag-reply, that's why. Pero sa pakikinig niya, para ang Diyos ang pinakaus niya. Amen. Kasi, let's pray to the Lord that He may grant us a heart that can empathize with others. So ask Him to help you to see the world as He sees it. Humingi tayo sa Diyos ng tulong, ng hope, let us pray na kung paano tinitinda ng Diyos ang mundo, ganun din tingnan namin ang mundo. Bakit? Kasi iba ang point of view ng Diyos sa point of view ng tao. Amen. Kapag ang tao ang nakasala, minsan sasabihin namin na isa na lang, bingo ka na. Sa bintuhan, dapat na straight pa yun eh. Pero sa tao, tapos na lang, bingo na. Let us ask the Lord in the world, paano hindi ka ng mundo, hindi ka namin ng mundo. Hindi na natin ang kapwa natin. Bakit? Kasi sa Diyos, maging everyday, dalawang second chance. Kahit pang fifth chance mo din, second chance mo rin ang makikilo. Para mapanigod ka sa atin. Amen po ba? Nakakasagot po tayo. Amen. So sabi ko sa Galatians, ano? Sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens and in this way, you will fulfill the law of Christ. Harap sa katabi mo. Kapatid. Can you carry my burden? Ano kaya sa mo? Amen. Tayo yung mga mabasa mo. Hindi po ba lang ito sa'yo? Kung may mga mabasa mo sa akin, nag-iisa siya. So kung nandiyan
God, you can win the soul of that person. And through you, kikilos ang biyaya ng bahay. Amen po ba? Pagpapa natin si Lord. Live a consistent Christian life for others. I want to emphasize this. Live a consistent Christian life. Tarap ka sa katabi mo. Sabihin mo, live a consistent Christian life. So, ating pong kaunawaan, ini-highlight sa ating pong second pointer. Na consistently, araw-araw, bawat minuto ng ating buhay, mabuhay tayo bilang isang ganap na Kristiyano. Amen. Bahagi ng pamumuhay ng isang ganap na Kristiyano is walking the talk. Kung anong sinasabi mo, ginagawa mo. Kung anong pinapakinggan mo, inaantay mo sa buhay mo. Amen. Sinasabi mo mabuti ang Diyos. Sinasabi mo mapagpatawad ang Diyos. Ang lakas-lakas mong pamagpay, Lord, thank you for you are forgiving and the sins of everyone of us. Pero hindi lang ito sa inyo nagpapatawad ka. Hello? Amen. Hello. Amen. Lord, salamat dahil ikaw siya na siya tayo. And God is more than enough. Ang Diyos na magbigay, pero madama ka. Hello. Nakakasunod tayo mga kapatid. Sa ating second pointer, live a consistent Christian life before others. Magsabi before others, sa harapan, maging pago. Kapatid, pag tayo ang lumabas sa ating community, outside the outside community or outside the church, saan mo kayo madalas nagsisimba. Madalas ko ako sinasabi na dyan nagagada ang tulay na misyon natin. Bakit? Dapat ipinapakita natin ang kabadalan ng hindi sa loob ng simbahan. Outside the church. Bakit? Kasi nandito yung misyon natin. Pag nandun tayo sa loob ng simbahan, dahil na tayo sa loob ng fellowship, ang ginagawa natin, nag-re-judge tayo. Nag-aaral tayo. Nag-de-relay tayo. Namumusap tayo sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Paglabas natin, diyan nagagalap ang unay na misyon. Hello. Yeah. Ang tanong, ang napakagandang tanong, paano mo ang pinamaging tao? How do you portray ang pagiging Kristiyano? Yan ang magandang tanong natin sa ating sarili. Paano ko yung pinapakita ang pagiging Kristiyano? Sinasabi ko, nilipot ako nilang sa dahil. Sinasabi ko, nilipot ako sa Diyos. Sinasabi ko, patatiyos ako. Pero yung ibig ko, walang tigil ang panalangin. Tawag doon, hipokrito. Yes. Harap ka sa katanda mo. Sabi mo, hypocrite. Hypocrite. Sinabi ko lang kung sabihin yung hypocrite. Pero hindi ko lang yan. Nakakasunod tayo ng mga kapatid. Nakakasunod ko tayo. Isipin ko ba kayo? Amen! Walang makalangin si Noel. Amen. Amen. Amen.
Yan ang dahilan ng ating buhay. Para pagpunihan ang Panginoon sa pagkakitan ng ating buhay. Amen. Kapatid, palagi pinapalang sa